Good morning guys! So for today's video, pag-usapan naman natin yung bagong motorcycle brand na lalabas ngayong May 2024 dito sa Pilipinas. Ito yung Monarch Motorcycle. So bago tayo mag-umpisa guys, pasok muna natin yung ating intro. Hello guys, so dito nga pala tayo ngayon sa Inside Racing 2024 sa World Trade Center. And napansin natin itong bagong model or bagong motorcycle ng brand na lalabas sa Pilipinas, which is the Monarch Motorcycle. So umpisahan natin guys yung kanilang price list dito sa kanilang unang scooter na ilalabas, which is the Omni 125. Ito nga pala, meron lamang SRP na 72,000 pesos. Ang ganda ng pagka-scooter niya guys, medyo kakaiba yung design and mukha siyang magaan dalahin. So, ikutan natin siya ng konti para makita yung kanyang design. So, meron lang sila dito guys na iilan pa lang na model unit. So, ito nga yung isa sa mga scooter nila na ilalabas, the Omni 125. Wala pa tayong ganong specs dito sa mga model unit nila guys, since ito ay ilo-launch pa lang. So ang meron pa lang tayong information ngayon is yung kanilang price sa bawat unit. Next naman natin guys yung kanilang classic na motorcycle unit dito. Ito yung kanilang Tempest 250. So ito ay 250cc engine na FI na din. Ang cash price nito guys is 135,000. So, glossy black yung available na kulay dito. And wala pa rin tayong details regarding sa available na kulay sa mga units nila. And dito pala guys, yung konting details tungkol dito sa Tempest 250. And if you are kagaya ko na mahilig sa mga retro or mga classic na motorcycle, for sure magugustuhan mo rin ang design ng isang ito. And then next naman natin yung RO150. So ito naman guys is meron lamang 79,000 na cash price. Hindi yung kanyang konting details tungkol sa motor na to. And kakaiba guys yung design ng scooter na to. Ito pala yung kanilang pangalawang scooter. So para siyang Italian style yung kanyang body and yung kanyang likod. Yan, medyo may pagka-Italian yung kanyang design. Pero yung harap niya guys, iba yung datingan eh. Ibang klaseng scooter design. So medyo nagkaroon sila dito ng sarili nilang parang identity ng scooter nila. Yan guys, ang cute. Ang cute nung design nila. And maliit lang siya guys. So sa mga beginner na rider and mga lady riders, pasok na pasok yung mga ganitong klase ng motorsiklo. And kung mapapansin nyo guys, sa bandang unahan niya, nandun yung kanilang logo ng Monarch. And ang ganda tingnan. Kumbaga bumagay sa motor. And ang ganda rin ng ano nila guys, in fairness, ng logo ng Monarch. So guys, next naman natin yung kanyang Axis 125. Meron lamang ito guys na 77,000 pesos na cash price. And unang tingin ko sa motor na to guys, para siyang pinanghalo na Honda Dream at saka Honda XRM. Kung familiar kayo sa motor na yun, tingnan nyo guys. Ang ganda ng kanyang headlight, saka iba, para siya projector lamp. And then yung body niya is kagaya ng, medyo hindi naman kagaya, medyo hawig sa Honda Dream. And para siyang classic na Honda Dream na medyo parang XRM na motard. Yeah. So para siyang pinaghalo ng motard na Honda Dream. Pero ang ganda guys ang forma nito, ha? Ang taas din ng tambucho niya. Kaya for sure, pwedeng-pwede itong motor na to sa mga off-road na kalsada. Yan guys, so ang ganda ng datingan niya. And noong tinanong ko pala guys, yung upuan nito is naaalay siya na sa likod. So pwede tayo doon maglagay ng box para dagdag na rin na space kung gusto nyo marami tayong dalahin sa mga long ride. Is bagay na bagay yung box sa motor na to. Bale, overall for me, gusto ko yung design ng motor na to guys. And next naman natin guys yung kanilang Spear 180. And yes, this is a 180cc na motorsiklo. And ang kanyang cash price guys is 110,000 pesos. And na rin yung kanyang basic information or basic specs ng unit na to. So ikutan natin ng konti. Siya ay glossy black. And unang tingin, alam ko na rin ang nasa isip nyo, medyo kahawig siya ng Sniper 150.
Pero yung kanyang headlight is mas hawig siya ng sa Honda Winner X. And yung gilid naman niya guys, kung mas titingnan natin siya mabuti, mas hawig siya nung Yamaha na Sniper 135 noon. Pero guys, ang ganda ng forma niya ha, in fairness. O, diba? Glossy black, digital panel. Maganda rin yung kanyang mga switches. Overall, okay tong motor na to. And sana, FA na din. Hindi kasi natin na-check masyado kung FA na eh. Pero sana FA siya. And ang isa pang maganda rito guys, ang ganda ng design ng mugs niya. And yung kulay na gold, magandang accent sa glossy black. So yan guys, ang premium din ng kanyang datingan. Talaga namang racing to guys, for sure. Kung magiging mabilis talaga yung takbo nito as a 100cc na motorsiklo. And not sure din tayo guys kung ito is ABS, pero sa price niya guys, pwede na tayong hindi maghanap ng ABS sa 110,000 na may 180cc na engine. So guys, so yan yung total na mga units na ilalabas nila this coming May 2024. And sabi ng isa nilang tauhan dito is pwede itong ilabas sa Arkway Motorcycle Distributor or sa Skygo. So yun yung pwede nilang pagbagsakan ng mga unit na to. So as of now, meron lang silang 5 unit, the Omni 125, Tempest 250, Spear 180, Axis 125, and the Arrow 150. And guys, kung napansin nyo rin, lahat ng motorcycle dito is meron na siyang built-in na cellphone holder. Ewan ko lang guys kung napansin nyo ha, pero for me lang, medyo malaki kasi yung cellphone holder na inilagay nila. Dun sa ibang unit, bumagay siya kagaya ng scooter, pero kagaya nitong isang retro or classic bike, medyo hindi siya binagayan eh. Para sa akin lang ha, pati dun sa Spear 180, medyo hindi bumagay yung built-in niya na cellphone holder. Pero since libre yun at built-in, at least di ba meron agad tayong magagamit. And madali naman magpalit kung sakaling hindi nyo rin magugustuhan. Pero at least, meron silang mga ganong klase ng privy na nakalagay na agad sa motor na makakatulong sa biyahe natin. Especially kung tayo yung long ride and kailangan natin ng mga cellphone holder, eh at least hindi na tayo bibili, di ba? Pansamantala. So guys, yun lamang at sana ay nakapagbigay ng information again ang ating video for today. And please don't forget to subscribe, like, and share to our YouTube channels and videos para mas lalo tayong ma-motivate na gumawa ng mga motovlog or moto review gaya ng video na to. So thanks again guys and have a great day and God bless and always ride safe.